guys! Good morning! So today is September 22, 2021 and actually nag-rounds lang ako dito sa garden. Ganun naman lagi ginagawa ko before mag-breakfast. Then nag-breakfast ako. Tapos yung mga, ano nakikita niyo, ang daming dahon. Yung mga ano ko kasi, devil's backbone dahil umulan kagabi bago ako matulog. Binaba ko muna lahat dito. Tapos ngayon, binalik ko. Siyempre, chinek. Ganyan kasi ako. Ganyan siguro yung magandang style para hindi kayo parang naaabala ng matagal sa plants. Although, depende kasi sa routine natin. Ako, ang routine ko everyday, may iti-check ako na plants. Para at least kabisado yung last itsura nila, di ba? Nung okay sila. So, eto may mga devil's backbone ako dito na, ano, kasi di ba nag-uulan? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Isisilong nyo sila pag umuulan. Or pwede naman kung dry na yung soil. Kaso kasi ilan days na parang paulan-ulan. So, ano na sila, may mga nalilusaw. Yan, ganyan. Pero normal na yan sa tao. Ay, sa tao. Sa plants, yung parang, di ba, naglalagas nga ng hair. And then, inayos ko tong rack kasi ito yung last rack namin. Dalawa yung ganda namin para sa live selling. Magiging tatlo na later. Kasi ayoko nang magulo. Alam niyo naman, OC ako. So, kahit na pang live selling lang namin yung plants, gusto ko naka-arrange sa rack. Siyempre, parang to, ano na rin, para mas convenient sa amin pa nagla-live selling na, diba? Nakakatawa nga, nag-intro ako nung bago kami mag-live selling nung Friday. Tapos, videohan dapat ako ng husband ko. Kaso, nalana, na-busy na, and ayun, wala, useless na yung video na yun. And then, ngayon, kakahapon, may mga pinabila akong plants sa from Farmer's Garden. Tapos, nagsama ako ng ganitong snake plant. Ang mura niya na ngayon, although dati medyo gano'n na rin yung presyuhan, hindi naman nagmahal masyado tong plant na to or whatever. And nabili ko siya for 80 per ganito. Ayan, uprooted po usually ang snake plants pag nabibili nyo sa mga garden, mga nursery garden, ganyan. Kasi gusto nila eh. So ayan oh. Pero maganda ang roots niya, so nabili ko to for 80 pesos, tas bumili ako ng 6, tas natawaran ko pa siya. So, ganun style nyo. Bibili kayo na madami, or kung kailangan siya na madami. Kasi ako, gusto ko madami. Yung meron akong ganito pa, na isang pot, pero kasi ito, yung nahihingi-hingi, kaya nagawa ako dito, ito, sa rose gold na pot. Ayan, yung mga nagtatanong ng rose gold pot na to, ito po ay 4 years na sa akin, at from SM Home. Nagkaroon din ito sa Lazada, pero kasi, ano siya, hindi talaga siya pot. Basurahan siya na binutasan ko lang kasi mahilig na ako sa gold or rose gold. So, wala na po talaga niyan. Kahit ako nababalo na rin ako kakahanap ulit niyan. Pero meron ako niyang 3 or 4 mga ganon. So, ang bagay dito na ano, ang snake plant ko ay tinatanim ko lang sa ganitong pot. Kasi ang ganda niya. Kasi snake plant, di naman sa ano, ordinary plant lang siya. You can see it everywhere, di ba? Pag-ordinary, mura lang, affordable, very common. But, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa magandang pot. Para naman, di ba? So, pawis na ako, di ba? Kasi actually, lagyan ko na ng pot, ay ng ano to, lupa. Ayan o. I use loam soil. Ayan yung loam soil. Nabili lang namin ito sa kabilang kalye kasi meron pala nagtitinda na ng plants doon na kung mga affordable plants lang naman. Then, nakita ko itong loam soil. But usually, ang soil na ginagamit ko sa ibang plants ko na mas maselan is soil mix from Succulove by Naruti. Mas ano siya, mas magaan. But sa mga hindi maaarteng plants, yuca, snake plants, ZZ plants, ano ko, kahit anong loam soil lang, kahit anywhere loam soil, hindi naman maarte yung mga ganyang plants. So, ayun. Ang kapal niya, oh. So, tip ko sa inyo, pag ano kayo ng loam soil, ng loam soil, ng snake plant, damihan niyo, tas iba-ibang level. Mga 2 feet plus tong level nito, eh. Ito pa yung isa kong Boston fern. Ang dami naghahanap sa akin yan ngayon. Hindi ko pa sure kung magkakaroon ako this week or next week. Pinaulanan ko kasi yan, kaya nandyan siya. Tas may mga iba kong parang available plants like ito. Ito yung mga available plants ko. Ayan. Monstera, Adansoni, murang-mura lang. And, basta, yung iba na lang. So, ito tayo. Papakita ko sa inyo. Basic na basic. May vlog na ako nito ng siguro more than a year, mga 2 months pa ako nagbablog or 1 month ng pag-repot nito. Ilalagay ko yung link sa description below. Yan yung mga sa likod pa ako. Wala pa itong maraming plants dito sa garden. At nagpapasok pa kami ng sasakyan nun. So, wait, papakita ko sa inyo. So, meron talaga akong pansapin dito, yung potting mat.
Pero kasi binigay sa akin yun, pinadala sa akin yun from the Bay Plants. But kasi nagmamadali ako, so hindi ko na naano, ayan may tapon tuloy. But pagka ganyan may mga tapon kayo sa grass, pa-vacuum nyo agad. Ako binavacuum ko pag soil or walis ting-ting. Kasi para hindi na magsisiksik, pag naapak-apakan kasi yan, aside sa sisiksik sa mga chinelas nyo sa ilalim, sisiksik yan sa loob ng grass. So, ang daming kalat. Ito na isa sa maraming kalat dito. Mamaya, wawalisin na yun agad after ko dito para malinis agad. Ito, itutupi na to mamaya. Natutupi yan eh. Ang ganda nitong rock na to. Ang ganda. And, ayan siya. Nilagyan ko na almost half ng, ang tawag dyan? Half ng pot. Nilagyan ko na ng loam soil. Tapos, ang style ko, ganyan. Tapos, lalagyan ko lang lahat yan ng soil everywhere. Grabe yung kamay ko, oh, bugbog sarado na. Teka ha, wala kasi akong, sa totoo lang, hindi talaga dapat ako magbablog ngayon. Pero naisip ko na lang, why not coconut? I-ano na, isabay-sabay, diba? Ang aga ko nagising, 6, ay mag 6.30 or mag 7, pero late ako natulog, 12.30. Late na sa akin yun ngayon. Ang dami ng message din sa akin regarding sa vlog ko yesterday sa anxiety. Ang gagawin nyo dito, kung ganito kadami na yung snake plant nyo, kasi ano to eh, parang 6 separate plants ba to or 5, iaano nyo na, shoot, ipunin nyo na kung ano yung arrangement na gusto nyo. Pag iipunin nyo na, tapos shoot, dapat may soil na kayo dito sa pot. Tapos ishoot nyo siya, tapos sa mga side, pati sa gitna, ayan, lalagyan nyo siya ng soil, unti-unti. Ayan, hindi naman maiwasan na malalagyan ng soil tong mga gilid-gilid. Maayos din yan. Ayos-ayusin na lang natin. Ganyan. Ayan. So, pasensya na. So, ayan. Tapos, may lalagyan ako dito ng soil. Pagka, kung ano yung susobra dito, ilalagay ko dun sa lalagyan para maganda. Ayan, ganyan. So, lahat ng sides, dapat balance. Huwag kayong puro dito maglalagay. Huwag puro sa isang side. Paikot. Paikot ang lagay para maganda. Para balance siya. Hindi parang tatabingi. Hindi gaganon. So, ayan na siya, guys. Napuno ko na ng soil sa sides. Ayan, diba? So, iangat-angat nyo na. Makita nyo may mga soil-soil dyan. Kung meron kayong parang brush nyo na lang siya. Tapos, syempre, pag magdidilig, ito ay gusto nila pag dry na ang soil. Kailangan din ng sunlight. Minsan nitong syempre snake plant. Although low light plant to. Kaya niya sa bedroom, ganyan. Pero syempre minsan naman, itreat nyo naman siya ng sunlight. Kahit morning sun, diba? Or overnight, labas nyo. O diba, ang ganda. Simpleng plant, pero gumanda dahil sa paso. O uulitin ko, wala nang gantong paso sa SM. At hindi rin siya paso. Siya ay trash can. Ayan. Oh, ayan na siya, diba? Dito ko lagi nilalagay yan eh. Or dun sa tabi ng TV. Pero sa ngayon dito siya kasi si Fig Tree na Bambino ang bida dun. So, ito ang aking peace lily na dati nga sa bedroom. Nagay ko rin siya dito ang daming usbong. Alam niyo ba ba't konti lang to lagi? Pagka may mga big leaves na at may maraming usbong, inaalis ko yung big leaves kahit okay sila. Kasi gusto ko nang puro usbong lang. Ayaw ko nang malalaking leaves yung peace lily para dainty lang. So, ayan. Ang ganda nila, di ba? Ay, so, ayan. Nakakapagod. Baka isa ko pang i-repot later ay itong mga ZZ plants from Ilocos. Ayan. Thank you, Nikki. Dito sa akin yung mga ZZ plants na napakalalaki. Ayan, no, ang lalaki. Hindi ko pa alam kung saan sila ilalagay. Pinatong ko lang sila dun sa malaking pot na yon. Pero kasi hindi pwede dun. Kasi pang yuka yon. May bibili na kong yuka na medyo malaki. So, doon ko ilalagay. But, tsaka basag na yun. Ano lang yun eh. Parang papatungan lang. Kasi parang fiber churva yan. Nakalimutan ko lagi yung pangalan niya. From Shopee. Mga 600 plus yung pot na yan eh. Plus shipping from Cebu. Pagdating dito, hindi na, mga after ilang days, natumba siya. So, nabasag yung baba. So, anyway, ayan yung mga ZZ plants. Isa pa to sa mga hindi masera na plant. Alam nyo, ito ang plants namin sa bedroom na hindi nawawala. Lagi sila doon. Nasa tabi lang namin. So, nagdagdag ako. Kasi nagpropagate ako last time. Tapos, ito din nagdag ko. Grabe para sila mga giant. So, siguro mga pa 4 feet to or 3 feet yung height. And, wala na nga pala tong ano ko. Isa kong
yuka dito na variegated. Nabili na. Hi, Ninang V. Thank you. Kasi nga, gusto ko mas maluwag pa dito. Ayan, oh. But dito ko, ito yung yuka na nandun sa may gate dati. Pero nami-miss ko siya doon. And isa pa, nakukulangan ako sa kanya. Kasi nakita niyo yung may space. Kaya ko binenta si variegated dati na yung isang diretso lang. Kasi ito yung 4 heads eh. Isang diretso yun, pero may mga 3 or 4 small heads sa baba. Ngayon, kaya ko siya binenta kasi hindi pa malalaki yung mga babies niya sa ilalim. So, kitang-kita yung mga basurahan. Tsaka parang may space. So, ito meron din. Though, this is better para sa akin. Pero ayoko kasi ng may space na gano'n. Kasi gusto ko nga pang cover yan. Parang continuous sa shelf. So, may nakita akong yuka na mas maganda, mas makapal sa taas. So, let's see kung makuha ko kasi 7 feet yun. Tapos sa QC circle pa. And, ayan. Ay, ito pala may mga binibento rin akong Birkin. So, ang gaganda ng leaves. Ayan o, ang lalaki ng leaves. Ayan, mura na lang po ang Birkin ngayon. Yung last bili ko, last year ay 2,000. Although from Thailand. Pero ngayon marami na naglalabasang. Maraming plants na nagmahal. Marami syempre din nagmura. And ayan, sa Friday yung next live selling namin. Marami po akong darating na Devil's Backbone. Hindi na kayo maubusan. Pag naubusan pa kayo, hindi ko na alam. So, ayan, ito si ano, Pilea. Hinayaan ko na siya dito. Kasi may hirapan na din ako kakalabas. Ah, grabe. Ang laki na lang nilaki nito, oh. Itong baby. Kung nakita niya yung vlog ko nung isang araw lang, pinakita ko to yung baby nito. Ang laki niya na, oh. Kasi naman kasi, giant type talaga to na Magnificum. May mga darating din ako ng Magnificum bukas. So, ayan. Ay, umaaraw na. Morning sun. 8:30 pa lang naman. Pero inaalis ko tong begonia kasi maselan sila sa direct sunlight. So, aalisin ko siya sa ko siya ipapatong. Ang dami ko pang plants dun sa chair, oh. Sa totoo lang, ang chair dito ay para sa halaman. Hindi para sa tao. Puro halaman na nakaupo. So, lagi ko muna siya dito kasi begonia, madali silang masunog. Especially pag yung plant ay galing ng Baguio. Siyempre, nag-a-adjust. Kaya nag-iba yung color nito, eh. Medyo lang naman. Although kasi mas nag-matured, ayan o, mas lumaki. Iba yung color niya ng konti. Mas more on green siya noon. Ngayon medyo parang nagbubluish, silverish cherva. Pero sobrang laki. Malaki pa sa palad ko. Nung binili ko ito, parang puro ganitong size lang yung leaves niya. Kaya medyo nakayuko na siya ngayon. Aside sa shelf ko, syempre wala namang sunlight sa likod ng shelf. Umaano siya, pumufront. And kailangan na rin i-repot kasi sobrang, ang taba ng stems nito. Oh, grabe. So, ayun guys, ang mabilisang vlog ko lang for today. Kasi maliligo na ako, tapos gagawa na ako ng accessories. Ang sakit-sakit ng kamay ko kasi may hinahabol ako na i-deliver. So, kailangan talagang ano, ang dami kong ginagawa sa buhay na yun. Ewan ko, siguro sa tagal ko na i-stock, feeling ko ang daming nga nawala na time. But syempre, I'm thankful na okay na. But hinihingal-hingal pa rin po ako kasi yun talaga after effect pa rin ng COVID. So, ayun, okay naman kami. And, yun, hingal-hingal lang ako. So, yun, thank you sa lahat ng mga nag-PPM sa akin regarding sa sakit nila na same sa akin, sa acid reflux. Nag-vlog kasi ulit ako yesterday ng update. Pero, ang mapapayo ko nga lang ulit ay magpa-check tayo sa doctor. Magpa-check, diba? Para dadaan tayo sa tamang process. So, yun guys, thank you so much. Eh, maliligo na ako. Grabe, ang dugyot ko na naman. Ang aga-aga ang dugyot ko. Eh, inuna ko na talaga yung plants kasi para dire-diretso na yung paggawa ko ng beads. So, yun, thank you so much guys. And please don't forget na mag-join sa ating Romadics group. Ang link ay nandito lagi sa description below. Like or follow Facebook page Romaso, Instagram account Roma_so, and syempre huwag kayong makakalimot mag-subscribe. God bless and have a nice day.